iba. Yes, yes, yo. Hi, hi, hi. Low, low, low. Kumusta naman ang lahat? Say hi to my curly hair, courtesy of Tita Cora for my hair and makeup. Thank you so much. Akala mo may event akong pupuntahan ngayon kahit wala naman talaga akong lakad. Kayo lang ang lakad ko kasi special kayo eh, kaya naghanda talaga tayo. Anyways, oras po natin, 1:29. Kumusta naman ang lahat? Nakakain na ba? Nako, maraming na nag-aabang sa ano today kasi today is Sona, di ba? Pero isalin nyo na ako sa aabangan nyo today. Isingit nyo na ako. Pakinggan muna natin ang story ngayong araw na ito sa Sincerely Cara. Pero bago yan, gusto ko munang batiin lahat ng mga nakikinig sa kanikanilang bahay at lahat ng mga nasa biyahe, sa lahat ng mga nasa tindahan, o kung nasaan ka man ngayon, sa lahat ng mga nasa bahay ng jowa, kwarto ng jowa, o nasaan ka ba ngayon, ha? Ilang araw ka na hindi umuwi, andiyan ka sa kwarto ng jowa mo, umuwi ka na, hinahanap ka na ng nanay mo, ha? Ay, nako. But anyway, hello po sa inyong lahat. Ganon din po sa lahat ng mga nanonood ngayon, live na live on Facebook. Palakpakan natin yan. Live po tayo ngayon sa Facebook, kaya naman hanapin mo lang. Energy FM 106.7, i-like and share mo na ito ng bonggang-bongga kasi ito na ang huling araw na magkikita tayo. Well, maririnig mo pa rin naman ako at pwede ka pa makinig, syempre sa Energy FM. Pero yung pagkita sa pagmumukha ko, ngayon na lang to. Dahil bukas wala na ako until Friday, di ba? Pero happy naman kasi may pupuntahan naman po tayo at minsan lang to sa buhay natin, ha? Yung tatanggap tayo ng award yan sa Thailand. So, mamimiss mo ako ng matagal. Alam mo yun? Wow! Kaya kung ako sa'yo, tumuto ka na ngayon hanggang mamaya. Please like and share this live video. Hello, hello po sa lahat ng mga nanonood na sa ating Facebook. Kumusta po ang lahat? Kumusta naman ang tulog? Kumusta naman ang gising? Pangit ba ang gising? Mahirap yun pagpangit yung gising mo, di ba? May mga tao na bad trip kapag halimbawa nagigising sila dahil lang sa ingay, sa katok. Sinabi na huwag kang kakatok pag tulog pa ako, yung mga ganun. O kaya naman, nagising lang sila dahil sa kalabog. O kalabog sa bintana, sa kisame. May mga naghahabulan sa kisame. Naku, ano kayo mga naghahabulan dyan? Mga bubuit, ganyan. O minsan nagigising ka sa ganyan, nasa sobrang takot. Ako sobrang takot talaga ako sa sa mga bubuit, di ba? Pero sabi nila kapag daw nagsasalita ka ng against them, hindi raw nila nagugustuhan yon. Oh, kasi may feelings din sila. So ang ginagawa nila, pag the more na nagagalit ka sa kanila, sisirain daw nila yung mga gamit mo. Kaya maging mabuti kang tao. Kahit sa mga bubuit. Uy, pasintabi sa mga nag-late lunch ngayon na. Siguro naman nakapag-lunch ka na kanina, di ba? Kasi 1:31 na, di ba? Ang bilis. Hay nako. Talaga naman. But anyways, ayun na nga, happy Monday everyone! Kumusta naman? Sana maging okay ang inyong buong linggo hanggang Friday. Sana masaya ka at sana mas sumaya ka pa sa mga susunod na araw. Pero eto nga, dahil bilang ang panahon natin ay super duper kakaiba naman talaga, kailangan natin pangalagaan ang ating mga katawan. Kaya naman, i-remind ka talaga na dapat meron tayong food supplement na purong sangkap at walang halong kemikal. Ano ba yan? Yan po ay ang MX3 Capsules. Ayan, ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist at microbiologist. Kaya naman umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine made. Para sa mga katanungan, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Yes! At babati lang po pala muna ako, ha. Binabati ko pala ang mga nakikinig ngayon. Ayan. Hello po kay Boss Jim Serrato. Ayan, birthday pala niya, the president of Goldshine Pharmaceuticals. Hello po sa inyo, Boss Jim. Ayan, ka-birthday niyo pala ang nanay ko. Oo, 24 ngayon, di ba? Birthday din ng nanay ko. Ano kayang ginagawa niya ngayon sa kwarto? Oo, pag yung mga nanay nanghihingi ng regalo, sasabihin nila, pag binati mo sila, your greetings is good but I need cash.
di ba? Mas ma-appreciate nila yung mga ganyang regalo. Lalo na pag medyo oldies na, di ba? Kailangan perahin mo na lang kaysa ibibili mo nga ng mga bagay na di ka naman sure kung gusto ba nila to o hindi. But anyways, lahat na may mga karawan ngayon, hello din po sa inyong lahat. Ayan. At may mga ano din, anniversaries, ganyan. Hello! Hi, nako! Mga pangga. Anyways, so eto na, wag na po nating patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Syempre, dito lang yan sa Sincerely, Kara. Talagang magmahal ng isang tao, lalo na at ang ina-expect mong ibibigay niyang pagmamahal sa'yo ay kagaya ng pagmamahal na binibigay mo. Pero sabi nila, minsan daw talaga, mas ikaw yung nagmamahal, kaya mas ikaw yung masasaktan. The more you invest, the more you get hurt. Ito ang story ni George. Sabi niya, mahirap daw talagang magmahal ng taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Nag-start ang kanilang love story nung grade 10. Crush daw siya ni Primo. At during those days na pinaparamdam sa kanya ni Primo na may gusto sa kanya, yun naman yung mga time na hindi niya masyadong pinapansin. Sabi niya, mahirap daw talagang pilitin kapag hindi pa siya ready talaga. Respeto lang at pagmamalasakit ang kaya daw niyang ibigay ng mga panahong yun. And then, lumipas ang ilang mga taon. Lumipas ang 5 years. Ang dami nang nangyari. After that, nung April 5 daw, this year, ay inaya siya ni Primo. Hanggang sa doon na ulit nag-start ang kanilang friendship. Nagulat daw siya dahil nagkaroon ulit sila ng pagkakataon na maging close. Hanggang sa eventually, dumating sa point na naging magkarelasyon na sila dahil sila ay nag-live-in. Dahil gusto niyang mas makilala ang kanyang minamahal. Kaso nga lang, nahuli sila ng mga magulang niya, kaya natigil ang lahat. Tapos dumating ang time na biglang parang nag-iiba na si Primo. Sabi niya gusto raw niyang hanapin yung sarili niya. At dumating din yung time na naramdaman niya na in love pa si Primo sa ex-girlfriend nito. Kaya naman doon nag-start ang sakit na nararamdaman niya. Alamin natin ang buong story straight from the heart of our voice sender for today. Magandang araw po, DJ Kara. Ako po si George at nagmahal po ako ng taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Great in crush niya po ako at during those days ay nagpaparamdam na po siya na gusto niya ako. Hindi ko po siya pinapansin dahil nung mga panahon na yon ay hindi ko naman po siya gusto. Mahirap naman na pilitin ko ang sarili ko na gustuhin ko siya kahit alam ko naman na wala talaga akong nararamdaman miski katiting sa kanya. Tanging pagrespeto at pagmamalasakit lang ang kaya kong ibigay sa kanya nung mga panahon na yun. Nawalan kami ng komunikasyon pagkatapos namin graduate. 5 taon rin ang lumipas at 3rd year college na ako nung simulang nagkita ulit kami kasama ang dalawa naming kaibigan, Intramuros at Rizal. Ayan lamang ang pinuntahan namin ng mga araw na nagkita-kita kami. Napakasayang isipin dahil hindi ko lubos maisip na nagkaroon ulit kami ng pagkakataon na makapagsama-sama. Para sa akin ay wala naman iyon at dumaan ang oras at araw na niyaya niya ako lumabas ng kaming dalawa lang. Hindi ko na binigyan ng iba pang kahulugan ang pagyaya ni Primo sa akin. April 5, 2023,
Nagkita kami at sa hindi inaasahan ay talagang ginabi ako ng uwi. Talagang napasarap ang kwentuhan namin at kulang ang isang araw para sa mga bagay na pinag-uusapan namin. Nasundan ang alis namin at halos araw-araw kaming nagkikita. Pansin namin na parang may nag-iiba na kaya nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap. Alam niya na strict ang parents ko at bukod doon ay alam niyang wala pa akong nagiging boyfriend at alam niya ring ayoko pang mag-commit dahil sinabi ko sa sarili ko na nakapag nakagraduate na ako ay saka lamang ako papasok sa isang relasyon. Ilang araw ang lumipas at sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Para sa akin ay normal lang naman yun at baka ako nadadala lamang siya ng kanyang emosyon. Dumaan ang araw na napagtanto ko na kailangan na namin mapag-usapan kung ano bang meron sa aming dalawa. At sa mga oras na iyon, napag-usapan namin na bakit hindi namin subukan. Lumipas ang mga araw na lagi kaming nagtatawagan at kung may pagkakataon ay nagkikita kaming dalawa. May araw din na sinubukan naming magsama sa iisang bubong para mas makilala pa ang isa't isa. Dahil naniniwala ako sa kasabihang kung gusto mong makilala ng lubos ang isang tao ay kailangan mo siyang makasama sa iisang bubong. Alam kong masyado pang maaga pero tibali na kesa naman magkaroon ako ng panghihinayang na sana mas kinilala ko pa siya bago pa mahuli ang lahat. Lumipas ang panahon at sa hindi inaasahang pangyayari ay nahuli kami ng pamilya ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong mga oras na yon. Ang tanging alam ko lang ay gusto ko siya at kaya kong ipaglaban kung anong meron sa aming dalawa. Kinausap ako ng magulang ko at sa hindi sinasadya ay napagbuhatan ako ng kamay. Naiintindihan ko kung anong gusto nila para sa akin. Ang hindi ko lang mawari ay why do our parents force us to unlove the person we love? Bilang isang family-oriented na tao, ngayon ko lang naramdaman ang hirap ng pagkakaroon ng striktong magulang. Lumipas ang araw, nagkaroon na naman kami ni Primo ng masinsinang pag-uusap. At dun ko nalaman na hindi pa pala siya handang sumubok uli. Hindi raw sa hindi niya ako mahal. Gusto niya lang raw munang mag-focus sa sarili niya. May mga pagkakataon raw kasing naaalala niya pa kung anong nangyari sa kanila ng ex niya. Naiintindihan at nauunawaan ko naman po. Sadyang siguro, mahal pa rin niya. Gusto kong sabihin sa kanya na ipinaglaban ko siya sa pamilya ko, pero hindi na para guluhin ko pa siya. Matapos ang nangyari ay humingi ako ng kapatawaran sa pamilya ko. Mahal ko sila at kaya kong gawin ang gusto nila kahit nasa ikasasakit ko. At alam kong para sa akin naman iyon. Siguro nga, nagkamali ako ng ipinaglaban dahil yung taong ipinaglalaban ko ay hindi ako kayang ipaglaban dahil may ipinaglalaban pala siyang iba. O siguro nga po, tamang tao pero maling pagkakataon. Napakaliit ng mundo. Hindi ko inaasahang magmamahal ako nang wala naman sa plano ko. Napaka mapaglaro ng tadhana at iba pala talaga nagagawa ng pagmamahal. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi ako makapaniwala na ang taong gusto ako noon ay ang taong gusto ko na ngayon. Nako, alam nyo, sarang mapaglaro talaga ang tadhana, no? Sino dito yung relate na yung dati may gusto sa kanila? Kayo na yung may gusto, bumabaliktad yung mundo. Yan yung perfect example na umiikot daw ang mundo. Diba? But anyways, ayun na nga, basahin muna natin ang mga comments nyo or ano nga ba ang masasabi nyo kay George sa kanyang pinagdaanan na nakipag-live-in kasi gusto na lang itry, pero nung trial and error na, na-realize daw ni Primo, parang sa ano lang to, Catherine to, and ano, Daniel, na-realize ni Primo na hindi pala siya ready at may feelings pa siya sa ex. Sakit no, no? Yung binigay mo yung lahat sa sarili mo, binigay mo ng buo to the point na nakipag-live-in ka, no? Sige, basa tayo ng ibang comments dito sa ating Facebook Live. Sabi dito, taray naman ni George, bagay po sa kanyang
pang breaking news ang FM radio station. In fairness, may career si ano. May career si... Ha! Hindi tayo magka-comedy. Yeah, hindi. Ayo. Teka lang. Tita Cora kasi eh. But kidding aside. Oo nga, alam na natin kung ano magiging trabaho ni ano, ni George. But anyways, magbasa na nga tayo ng comments. Puro kayo tawa dyan eh. But anyways, eto na. Joke lang po ha, ayan. Sabi dito, hindi, ano do? Oy, huwag kayo mga opya na mga comment ha. Ginagawa niyong copy paste yung ibang comments dito, kala niyo di ko alam. Ayan, sabi dito, hindi ka mahal kapag ganyan. Di ba dapat nga mas lalalim ang pagmamahal dahil magkasama kayo sa isang bubong? Oh, sabi dito ni Rizel. Nabibilaukan ako sandali. Teka nga muna. Okay. Continue. Nakaka-relate ako. Bakit naman ganun? Dati siya yung habol na habol, tapos ngayon, ako na nagahabol, sabi ni Meng. Ay, alam niyo, totoo yan. May mga ganun, no? Yung, nung una, hindi mo pinapansin. Tapos, nung dumating sa point na ikaw naman yung hinahabol, bakit ganun? Parang may mali. Parang ikaw naman yung halos nagmamakaawa ka naman ngayon. Ba't ganun? Nangyayari talaga yan. Kaya, ganun, hindi ko ma-explain dyan eh. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na, kung hindi ko naman talaga siya bet dati, anong gagawin ko? Alam, ipilit mo sarili mo, di ba? Wala naman talagang ganun. Pero siguro sadyang pagkakataon lang, tadhana or what? Di natin alam. O, ito, magbasa pa tayo. First of all, you have no right to talk back to your parents. Ay, galit na galit. They only want the best for you and what you did was wrong. Living in one roof? Oh my gosh, and you guys are not married. Absolutely wrong. You fell in love at the wrong time. And he is still in love with someone else. Just let him go and move on with your life. Sabi yan ni Ate Patricia. Oo nga. Magagalit talaga yung parents nyo kung ganun. Alam nyo minsan, totoo naman na yung mga parents talaga, may mga super strict yan. Pero yung pagiging strict nila, hindi naman para sa kanila yun eh. Para sa inyo yun. Sino pa naman may gustong magulang ang hahayaan yung anak niya na nakikipag-live-in? Diba? Parang at a very young age, siguro kung 25 ka na, baka pwede na. Or lumaki kayo sa ibang bansa. Alam nyo yun, kung ano talaga kayo, yung super duper, anong tawag doon? Yung liberated. Yan, liberated kayo. Pero kung halimbawa bata ka pa, tapos hahayaan ka makapag-live-in, tapos alam mong against yung magulang mo, tapos gagawin mo, very wrong talaga yun. Sinuway mo talaga sila, lalo na kung andun ka pa sa poder nila. Diba? Wala naman talagang magulang ang papayag ng ganun. Ikaw ba naman, kababae mong tao, papayag ba ang mga magulang mo na may kasama kang lalaki sa iisang bubong? Diba? Lalo na at bagets ka pa, bata ka pa, walang ganun. So, intindihin mo sila. Dahil tama sila eh, pinoproteksyonan ka lang nila. Oh. And then at the end of the day, tama sila, diba? Kasi, narealize doon ng lalaki na hindi pala kayong para sa isa't isa. Tapos, binigay mo na lahat ng todo. Kaya huwag mo muna ibibigay lahat. Huwag mo muna itodo, friend. Todo-todo kasi tayo minsan magmahal to the point na sinusuway na natin ang mga magulang natin, di ba? Hinay-hinay lang. Kasi baka mamaya, hindi naman pala yung makakatuluyan mo. Tapos, nagsasama na kayo sa isang bubong without the permission of your parents. Di ba? Paano kung halimbawa nabuntis ka? Huwag naman sana, di ba? Paano kung nabuntis ka? Tapos, ang ending, unsure pala si Guy. O ano nangyari? Di ba? Iniwan ka, nag-break kayo, iba pa pala ang gusto niya, ex pala niya ang gusto niya. Diba? Hindi naman sa nag-a-advance tayo pero parang ganun na nga. Pero alam mo, blessing na rin siguro na ngayon pa lang inatigil. Diba? O ito pa, sabi dito, kausapin mo si Guy. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo, kung kaya mong ayusin ang sitwasyon, ayusin mo. Pero pag hindi na talaga kaya, iwag mo nang ipilit, itigil mo na ang kakakahol. Grabe naman yung kakakahol. Sabi ni Anna May. Ayan, so para sa kanya, sabi ni Anime, itry mo pa rin daw kahit naguguluhan si Guy, ilaban mo. May mga ganun eh, na gusto pa nilang ilaban para walang regrets. But anyway, sige, pakinggan naman natin yung ibang advice dito. Ouch! Masarap ilaban ang tamang tao.
ang pinaglalaban. Minsan, hindi dahil stricto ang magulang, gusto nilang mapunta sa tamang tao. Sabi ni Ate Letty. Ang ibig niya sabihin dito siguro is, stricto ang magulang kasi gusto lang nila na mapunta ka sa tamang tao. So, kumbaga, hinay-hinay lang, huwag kasi tayong nagmamadali. Ayan. O, sabi naman dito, let go and huwag makipag-live-in dahil susukatin mo ang pagmamahal at kung swak kayo sa isa't isa. Ah, let go and huwag makikipag-live-in kung dahil lang sa susukatin mo ang pagmamahal at kung swak. Ayan, oo nga naman. Yan ang sabi ni Ate Arlene. Kumbaga, hindi naman sukatan ang pakikipag-live-in. Alam nyo, sa mga bagets out there, mai-experience nyo din naman yun eh, na makakatabi nyo sa pagtulog yung taong mahal nyo, gigising kayo ng kasama sila, mas masaya sanang gawin yon dun sa taong asawan nyo na. Hindi, di ba? Sana ganun. Pero syempre, well, kanya-kanya naman ang opinion niyan. For me, para sa akin sana hinay-hinay lang. Diba? Until mahanap mo ang the right person for you. Lalo na kung bata ka pa. Eh kung matanda ka na, eh bahala ka na sa buhay mo, diba? Kung hindi mo na kailangan ng advice sa mga magulang mo. Pero as long as andyan ka sa poder ng mga magulang mo, eh hinay-hinay naman. At saka mahiya ka din sa kanila. Diba? Hindi rin maganda yung nalaman nila na may kasama ka ibang lalaki. Diba? Na natutulog na kayo together. Eto, sabi pa dito, hay nako Ate Kara, mapusok na po talaga ang mga kabataan nowadays, hindi na talaga sila nahihiya. Para sa'yo George, sana mag-sorry ka talaga sa mga magulang mo kasi hindi tama ang ginawa mo, nakakahiya na tumira ka pa sa iisang bubong kasama nung lalaki. Walang magulang ang gugustuhin na makita ang anak nila na natutulog sa ibang bahay. Oh, lalo na kung hindi asawa. Sabi naman ito ni Jijing. The reality is never mo makikilala ang isang tao kahit magkasama kayo sa iisang bubong. Magiging familiar ka lang sa kanya, pero you'll never know him. Kaya hindi sagot na makipag-live-in para magkakilanlan. Yan naman ang opinion ni Meng. The reality is daw, hindi mo makikilala talaga ang isang tao. Alam niyo, totoo yan, kasi hindi mo naman talaga makikilala ang isang tao kahit minsan nga kahit gano'n na kayo katagal, di ba? Kahit magka-live-in pa kayo o mag-asawa. Parang marami ka talaga matutuklas, no? Ito pa, sabi nga pinagtagpo lang kayo pero hindi naman itinadhana. Move on ka na lang. Next time, kilalanin mo munang mabuti bago mo ibigay ang lahat sa kanya. Sabi ni Mama Lola. Basa naman tayo ng comment sa ating isang Facebook Live. Hanapin nyo lang po, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan. Sabi naman dito, yan, hanap tayo ng comments. Ano ba yan? Primo, sana hindi ka muna nag-commit kung hindi ka pa pala ready. Pinaglaruan mo lang ang damdamin ni George. Pinaglaban ka pa naman niya sa pamilya niya. Tapos mauuwi sa wala, pero buti na lang natauhan ka na George at maganda rin na humingi ka ng tawad talaga sa parents mo. Sabi ni Ate Jacqueline. Kalimutan mo na si Primo, darating ang lalaki magmamahal sa'yo sa tamang panahon. Mahal ka ng mga magulang mo, kaya sila istrikto. Sabi ni Ate Lorena. Naramdaman ng magulang mo na hindi karapat-dapat ang lalaking kinakasama mo. Next time, kilalanin mo ang lalaking mamahalin mo. Walang respeto ang boyfriend mo sa magulang mo. Sabi ni Marites. Huwag kasing marupok sa pag-ibig. Sinunod mo yung gusto mo. Ayan tuloy nangyari sa'yo. Sawi ka ngayon sa pag-ibig. Sabi ni Cynthia, kasi hindi mo sinunod ang parents mo. Well, well, well. Nagkakamali naman talaga tayo as a person. Pero kung nagkamali ka dahil pinilit mo ang gusto mo at hindi mo sinunod ang mga magulang mo, eh magkakaroon ka talaga ng mga regrets. Diba? May experience mo na yan na sana pala sinunod ko na lang nanay ko, tatay ko, di muna sana ako nagmadali. But then again, tapos na yan, nangyari na yan, at magsisilbi na lang yan na lesson sa'yo. Diba, lahat naman nangyayari sa buhay ng isang tao eh, nagiging lesson sa atin at di natin uulitin yon, sana, diba? But anyways, dun muna tayo mag-react sa nangyari in the past na sabi mo gustong gusto ka dati ni Primo pero ayaw mo siya. Alam mo, may mga ganun talagang pagkakataon. Kasi yung Primo na nakilala mo before, eh crush ka. As time goes by, after ilang years, sabi mo nga 5 years ang lumipas, hindi na siya yung taong yun because change is constant.
Kaya kahit anong pagsisisi mo na sana, noon pa lang or nung time na yun, ako yung bet niya eh. Nag-iiba po talaga ang tao. Nagkataon lang na ikaw din nag-iba at nagustuhan mo siya at siya naman hindi siya masyadong hook na hook sa'yo. But anyways, dun sa live-in thing, nagawa mo na yan, nag-live-in na kayo. Nangyari na mga dapat mangyari to the point na sinuway mo mga magulang mo. Huwag na lang sanang maulit. And sabi mo naman, nag-sorry ka sa mga magulang mo. Enough na yon. At yung tungkol naman kay Primo na sabi mo, mahal niya pa rin ang ex niya. Dapat pa bang ipaglaban kung nafe-feel mo na may mahal na iba yung taong mahal mo? Sa tingin ko, hindi na. Alam mo, sa totoo lang nga, naging honest siya sa'yo eh. Kahit masakit, your boyfriend was honest with you. So now, be honest with yourself naman. Don't you want to be loved beyond measure? Hindi mo ba gusto na yung mamahalin mong tao eh, kagaya ng pagmamahal mo ang ibibigay din sa'yo? Hindi mo ba gusto na wala ka ng iniisip-isip tungkol sa past niya? Hindi mo ba gusto na wala kang pinagseselosan? You deserve a fulfilling, life-altering love. Deserve mo yun. You deserve all the happiness. Kapag yung taong pinili mo, eh yung kayang ibigay yung buong puso niya sa'yo. At hindi kalahati, hindi 75%, hindi 25%. Dapat yung kagaya din ng pagmamahal mo. At walang kahating iba. Mahirap yun ha, yung kasama mo yung isang tao pero hindi mo alam. Baka dun sa mga araw na nagde-date kayo o magkasama kayo, suddenly may random thoughts siya na inisip niya yung ex niya, may naalala siya. Ang pangit noon. Kasi dapat ikaw lang ang nasa utak niya. So don't be impatient kasi darating at darating din yung lalaking para sa'yo. At kapag nahanap mo na yun, mafe-feel mo na, fulfilled na ako. Tama pala. Don't settle for less. Diba? At mahirap yun ha, kung tinuloy nyo pa yung pagli-live-in ninyong dalawa, baka mas masaktan ka. Daming S nun ha. Baka mas masaktan ka habang tumatagal. So, i-take mo na lang na this is a blessing in disguise na naging honest siya sa'yo. At least nalaman mo na, hindi sa iba pa. Di na dumating yung time na pwedeng mangyari yung nakausap mo yung kapatid niya, kaibigan niya, may nadulas. Yung mga ganun pagkakataon ba na nangyayari sa totoong buhay? Na may feelings pa siya sa ex niya, at least sa kanya na mismo nang galing. Masakit man, pero kailangan mong tanggapin. At least, alam mo na ang buong katotohanan. The next time na magmamahal ka, ang wish ko sa'yo, eh, sana yun na yung last mo. At siguro wag ka na mag-trial and error sa pag-live-in. Sundin mo muna mga magulang mo ngayon. Depende na lang kung talagang gusto mo yan when you get older. Nakabukod ka na, wala ka nang masasaktang mga magulang, nasa sa'yo na yan. Pero just take it slow. So wag mo nang panghinayangan na nagkalayo kayo ng landas ngayon ni Primo at nag-decide siya na wag na munang ituloy. Hayaan mo na siya. Kasi mas mahirap kapag pinagdaanan mo yung lungkot at sakit habang kasama mo yung taong mahal mo na hindi ka sure kung anong level ng pagmamahal ang kayang ibigay sa'yo. You lose yourself trying to hold on to someone who doesn't care about losing you. Sincerely,